What's up, guys? It's me, Johar, and welcome to JK's Vlog. So if you haven't subscribed to my channel, guys, please subscribe to my channel and follow me on Facebook as well, JK Vlogs. So for today's video, guys, dapat talaga magmomotor kami. kaso kanina umaambon na, so sabi ko kotse na lang tayo. Pero as you can see now, umaraw na onte pero makulimlim, so just to be sure, nagkotse kami. So saan ba tayo pupunta for today, guys? So nalaan nyo ba, guys, na gusto ko sanang mag-feature ng mga coffee shop or tambike place na pwedeng puntahan ng mga riders? Yun ang gagawin natin today. Sakto kasi we have an event sa Spider. Later, may pupuntahan kami isang dealer ng Spider and will feature his shop. So, para alam nyo saan bibilin ng mga Spider MMT helmets. So, we're going to Marikina. So, naisip ko gagabi. So, since we're going to Marikina, so why not research ko ano ba yung mga okay na coffee shop place sa Marikina. So, nag-type lang ako sa Google, coffee shop in Marikina. So, I found out this place. Nasa top 10 list to visit na coffee shop sa Marikina. Ang pangalan nung coffee shop, mamaya, papakita ko sa inyo. So guys, samahan nyo kami today. Biyahe muna kami. And then later, papakita namin sa inyo kung ano yung coffee shop na pupuntahan natin. And then, let's check out their place. So hindi nila alam na pupunta tayo. So, kakrash in lang tayo. Bibili tayo ng kape, ng coffee. And then, i-rate natin kung gano'ng kasarap yung coffee nila. So tara, guys, let's go! So yun, guys, we're heading to Marikina. But before that, kasi wala na tayong gas, so check natin kay Uni Oil kung nag-price drop na ba today bago tayo magpa-arga ng gas. Ayan, minis ko na. So it's about 40 minutes drive from my place to that coffee shop sa Marikina. So bakit ko ba napili yung coffee shop na yun? Kasi kakaiba yung pangalan niya. So napaka-local nung name nung coffee shop na yun. So kaya, kasi 10 yun eh. So sabi ko, pili lang ako ng isa. And medyo malapit na kasi siya dun sa dealer ng dealer shop na pupuntahan namin later. So kaya yun yung napili ko. Punta namin ng Yone Oil. So pasensya na yun, guys, kung medyo hindi ako agalaw kasi medyo masakit yung leg ko. Parang may stiff neck ata ako, hindi ko alam. Nag-workout lang ako pero sakit pa ng leg ko. Mukhang nag-price drop na. So, and guys, nandito kami ngayon sa pinakamahal na lugar. At ang dami nagpapakarga. Dito tayo ngayon sa pinakamahal na lugar. Lagi. Ano yung tawag doon? Gas station. Yan. So, pila, guys. So, tingnan natin kung magkano ang full tank nitong Estrada natin. So, tayo tayo. Pero meron diesel. Ah, meron daw, meron. So suki na tayo dito, guys, kasi ito yung Uni Oil na malapit sa bahay. Ay, hindi, Jay, lipat tayo. So lipat kami, guys, kasi offline daw yung SNR nila. Naglolo ko. Eh, kailangan ko yun kasi alam nyo naman, guys, sa Uni Oil, pag you're an SNR member or may card ka, you have discount. So kaya gusto ko Uni Oil. Hindi dahil sa discount, guys, ha. Kasi maganda rin yung gas nila and diesel nila. Malinis. Tsaka good quality, good performance din. Hindi yung parang mabilis maubos. May ganun na on na experience, eh. Parang yung full tank maubos ka agad. Mura nga. Masa maubos. Diba? Mabilis maubos. Hindi, masama. Mahal na. Mabilis pa maubos. Yun yung masama. So, dito kasi sa QC, guys, maraming Uni Oil. Ito, nasa dito, Ason. Ano kami? Punta kami sa Uni Oil Q-Up. Kasi magka-Q-Up naman kami. And we're back, guys. Kasi naka-error, pero na-ice natin. So, yan, guys. So, dito, Ason kami. So, marami kasi Uni Oil dito sa QC. Hindi ko alam bakit, guys. Meron sa dito, Ason. Meron dito sa May Mayon, Maria Clara. Dito yung daan, dyan. Tapos meron sa Q-Up. So since papunta kami ng tawag nito, Commonwealth, so daan kami ng Q-Up, doon na kami magpapaarga. So guys, nandito na tayo sa Yummy Oil. So walang tao, guys. So pinakilipat tayo. Doon tayo sa dulo. Kasi may doon daw ang diesel. Tignan natin kung magkano ang magiging gas natin. So yun, guys, palinis tayo sa salamin. Kasi madumi yung salamin. Baka hindi makita ni MJ. Shout out sa bago salamin ni ano, Boss MJ. Spider. Ayu. Bago lang, salamin. Spider. Pati ano, salamin, spider na.
Spider, baka naman. Ayan na guys, ito na yung pambayad ko. Credit card na Shell. Pero SNR card ko. So nakakatawa, Shell yung card ko. Pero SNR, sa Union lang papaarga. Reverente, 3-on-2 break. Reverente, sinasal! Nakita nyo, tumira. Okay na yan, kuya. So guys, ayan. 4790. So guys, 4790 ang full tank nito, 55 liters. So yun, medyo na kayo. Never pa naman ako lumagpas ng 5,000 sa pagpapa full tank nito. So hindi ko alam kung okay ba yun o matipid ba yun, pero ayos din, diba? So antayin na lang natin guys, and punta tayo sa Marikina. So see you. Bagyo tayo. Guys, nakiglip lang ako. Hindi ko alam sa nakodala na ni Boss MJ. Magugat na bigla. Zigzag, oh. Pababa. Upo. Zigzag. Bagyo na tayo. Buti lang guys, hindi kami talaga nagmotor kasi madilim na rito. Isipin mo, ano pa lang, 1:30. Tinan niya naman yung araw. Parang alas 5 na. Mag-aalas 6. Yun guys, dumating na tayo dito sa coffee shop na gusto kong puntahan dito sa Marikina. Sabi ko nga good thing, nagkotse tayo kasi nakita niya naman umuulan na. Pero dito tayo sa Inarawan Cafe. So kaya ako nagustuhan to guys kasi kulit ng pangalan nila, Inarawan Cafe. So hindi ko alam bakit inarawan ba sila or what. So ask natin mamaya yung mga tawag nito, barista, kung bakit inarawan yung tawag sa kanila. So gusto kong ano eh, gusto kong tikman kung masarap ba yung kape rito. So, pakita ko may lugar guys. So maliit lang siya guys kung makikita nyo. So parang nasa tabi siya ng creek. Yan yung place niya. Yun yung entrance. Yan. Sa tabi niya ng creek. Ito lang. Actually, ito lang yung place niya. Ayan lang. O, oh, diba? Narawan. Tapos, tabi ng creek. So, I think may ample parking space naman. Ayan, may mga parking. So, pag magmamotor, may parking din sa harap. So, pwede siyang puntahan ng mga riders. So, tara, pass by. So, yun guys, nandito tayo sa loob ng Inarawan Cafe. So, ang ganda nung ano ng ambience sila. So, sa labas, mukhang maliit. Pero sa loob, malaal pala. So yun guys, ang ganda. So tara. Ano po ang ano nyo? Masasuggest nyo? Our bestsellers under Signature Coffee. Buka natin Spanish Latte and Caramel Macchiato. Caramel Macchiato. Ako, can I have one Caramel Macchiato ng ice? Spanish Latte. Ice ba or hot? Ice. Ice. Tsaka isang ice Spanish Latte. Yun lang, okay naman. Where okay. Are you dining for the cow? Dining. Johar. So, ma'am, can I ask bakit Inarawan yung pangalan? Plant-based po siya kung saan po nag-originate yung first table na coffee shop. Coffee. Sa may marina ka po, barangay Inarawan. So, dun galing yung coffee? Kaya, Hindi po. Dun lang po siya nag-start. Sa maliit na table. Okay. Inarawan. So, pinapala ang pinaka-main branch niya sa barangay Inarawan? Okay, I see. Ito po yung pinaka-main branch. So, how many branches na makayo? Dalawa po. Dalawa. Meron na po sa may Marcos Highway. Marcos Highway. So, yun pala yun guys. So, nag-originate or nagsimula yung siguro yung business sa barangay Inarawan. Kaya Inarawan Coffee. Hindi ko alam kung may second floor. Mukhang wala. May harang. Pero napaka-chill ng place. It's a small coffee shop, ang ganda. So very Instagrammable kahit hindi na sobrang liit. Pero ang ganda ng pagkatuwa. Parang corner lot siya. Hindi naman coffee. Ito malamang ang pupunta dito, bikers. Yun po ba yung may mga customer niya? Mga cyclists? Yeah. Yun. So mga riders, pwede rin sila puntahan. Yung mga himalig magmotor kasi may parking space sila sa labas. If gusto nyo tumambay, pwede rito. So napaka-chill nung lugar kasi yung tahimik sa yung place nila sa labas, hindi siya sa main road. Doon yung main road papasok ka. So chill place.
for Tamlay. Hindi magulo. So mabilis din hanapin. Kasi anong street yun? Tapos Sampaguita, right? Tapos yun na yun. Napakabilis. Guys, I got my Inarawan iced coffee. So I ordered caramel macchiato. So tikman natin. Refreshing yung lasa. Sarap. So masasabi ko sa coffee nila, guys, since meron naman tayong background with coffee because nagbarista tayo sa Starbucks. So itong caramel macchiato nila, lasang-lasa mo yung caramel. So yun yung nagustuhan ko and very refreshing. But yung caramel niya, hindi siya yung parang sobrang matamis na nakakauma yung lasa, kaya masarap siya. Masarap. Then lasa mo pa rin yung kape. Kasi yung ibang coffee na nakitikman ko, na-overwhelm ng milk and nung syrup. Pero ito, lasa mo pa rin yung kape. So, king score ko dito, guys. 10 out of 10 for the caramel macchiato of Inarawan Coffee. Try nyo, guys. So, ganito, guys. Chill, please. So, isipin nyo, 2 o'clock. So, solo nyo yung coffee shop. Walang katakotang kami lang. Kami lang. So, napaka-relax. If you want to have a quiet time, you can bring a book. Read your book here. Masaya. Cool. Chill place. Diba? Ang ganito ka-chill yung place. Ang sarap mag-work. Magaya ko, I can do my works. So, yeah. Checking my messages for the Airbnbs. Kompleto. And malakas yung signal ng smart. For me, smart. So, 5G. So yun, Your Highness, napakita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng Inarawan Coffee. So tinikman natin yung isang bestseller nila, yung Caramel Macchiato. So it's a must try. So masarap talaga siya. Na-enjoy ko yung coffee and very refreshing. So guys, if you want to visit Inarawan Coffee, so check out their Facebook page. So it's along Sampaguita Street dito lang sa Marikina City. So sa may mga Vespa dyan or may mga big bike, eh, gusto yung mag-ride, guys, search lang sa Waze Inarawan Coffee Marikina. So lalabas naman na to. Sarap talaga. So very chill place. Kahit yun naman yung pinakita ko sa inyo sa loob, very relaxed, very calming. So napaaganda. And yun nga, maganda at mag-tambike dito kasi yung parking area, parking space, ayan, no? Masyadong maluwag naman. So hindi siya sa main road. So it's a good place to chill and have your tambike. So guys, tita nyo naman yung ano nila. Hashtag nyo na, guys. Support local, guys. So yun, it's me, Johar, Jaking Vlog. So thank you sa pagsama sa akin ngayon sa coffee shop hunting ko. So I'll do more of this video para may idea kayo kung saan ang okay na coffee at saan ang okay na tumambay. So alam ko naman, guys, kasi nowadays marami na nagmo-motor, maraming groups na nabubuo. Ang problem is usually yun at yun na lang din yung pinupuntahan natin. So now let's discover other coffee shops na pwede natin tambayan at magkaroon ng tambay. And then syempre masuportahan natin yung mga local businesses. So always remember, guys, seek His will in all we do and He will show us which path to take. God loves us, so God bless us all. Till my next vlog, guys, abangan nyo ulit. Ito ang Ride and Coffee Tambay. See ya! Bye!